isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at purihin ang Panginoon, ang Ama ng ating Diyos sa buhay. Tayo po ay naririto ngayon sa Dorogpate, Bagong Silang, District 9. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, handungan po natin ang isang awitin ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glorify your name, God. Hallelujah. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa katapatan niyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Salamat po sa inyong kabutihan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Karapat dapat kang purihin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Awitin natin yung aming dalangin. Hallelujah, Jesus. Sa inyong katapatan. Salamat sa kabutihan niyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Aming Ama, patuloy po kaming lumalapit sa inyong pong harapan. Nagpapakababa, O Diyos, hallelujah. Hallelujah, nasisiyasat niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, patawarin mo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakamali sa inyong pong harapan, Panginoon. Hallelujah, hayag man po ulihim, patawarin mo po kami, O Diyos, at patuloy na humihingi po kami, Panginoon, ng paghuhugas ng inyong pong banal na dugo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagindapatin niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng inyong pong mga salita, hayaan mo nga po, O Diyos, ng inyong lingkod. Ang patuloy, Panginoon, hallelujah, tulungan niyo, O Diyos, hallelujah. At ikaw lamang, O Diyos, ang siyang madakila sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nga po, O Diyos, ang kasangkapanin niyo, ang inyong pong mga lingkod, Panginoon, hallelujah, sa oras na ito, O Diyos, hallelujah. Salamat po, Panginoon, banal na Espiritu, malaya ka pong makakilos sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, pagsamba, pagluwalhati, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Sa pangupagpalang muli ng mga umaga sa bawat sa po sa atin, tayo po muli ay naririto po sa lugar po ng Bagong Silang, Caloocan, at sa District 9 po, sa pangunguna po ng ating pong lingkod na si Pastor Luis Bailon. At sa umagang ito, tayo po muli ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya bago po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay patuloy na pumikit, tayo po ay patuloy po na manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo pong patuloy na kabutihan, sa iyo pong patuloy na katapatan, sa aming pong mga buhay na patuloy po namin nararanasan, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na ang iyong pong pag-ibig, ang iyong biyaya ay sapat-sapat sa buhay ng bawat isa po sa amin, aming Ama. Kaya nararapat lamang na kayo po ay pasalamatan, kayo po ay itaas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang nais, O Diyos, na patuloy na ang pagsama mo, ang kapangyarihan mo, O Diyos, ang iyong pong banal na Espiritu, ay patuloy po namin, Panginoon, na maranasan ng buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy ka namin, Panginoon, na itinataas, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Kaya salamat po muli sa bawat isa po sa atin sa umagang ito at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Kaya salamat po sa Panginoon. At yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay yung pinamagatan ko po ito ng yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos. Kaya basahin po natin doon po sa aklat ng Unang Juan sa Kapitulo 3 sa talatang 1. O ulitin ko po doon po sa aklat po ng Unang Juan sa Kapitulo 3 talatang 1. Kaya sinasabi po rito ng salita ng Panginoon, basahin po natin. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kaniya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya ni hindi man nakakilala sa kaniya. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya. Kanino man, ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid. Gaya niya na matuwid.
Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya at siya ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kaya salamat po sa salita ng Panginoon na sinasabi po rito na dalawa po na sinasabi rito na ang sinumang o sinasabi po rito na dalawa na ang pagiging anak ng Diyos at ang pagiging anak ng Diablo. Kaya makikita po natin dito yung mga gumagawa ng hindi po sa kalooban ng ating Panginoon o sa kalooban po ng ating pong Ama, yun po ay matatawag po natin na sila po ay hindi mga anak ng Diyos, kundi sila po ay mga anak ng Diablo. Kaya salamat po sa Panginoon na sa bawat sa po sa atin na bilang mga sumasampalataya sa ating pong Panginoon, ang bawat sa po sa atin ay nakaranas po na maging anak ng Diyos. Kaya napakalaking pribilehiyo sa bawat sa po sa atin dahil sino po tayo sa harapan ng Panginoon na dati pong mga makasalanan, ngunit ngayon na bilang mga sumasampalataya ng totoo sa ating pong Panginoon, tayo po ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya napakabuti po ang ating Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil sabi ko nga po kanina, sino po tayo sa harapan ng Panginoon upang tawagin na maging anak ng Diyos? Kaya salamat po sa Panginoon na sabi po rito na yung ating pong pag-aaralan ang tunay na mga anak ng Diyos. Kaya sa bawat sa po sa atin, yung una po rito na sinasabi rito na yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos ay nagiging katulad ni Kristo. Kaya paano po tayo matatawag na tunay na anak ng Diyos kung ang bawat sa po sa atin ay hindi po tayo nagiging katulad ni Kristo? Kaya ang bawat sa po sa atin, sabi nga doon sa pasahin po natin, doon po sa Roma, sa Kapitulo 8, talatang 29, sabi po rito, sapagkat siya ang mga nang una pa'y kaniyang nakilala at itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya sa bawat sa po sa atin, sinasabi rito na ang bawat sa po sa atin, mapapatunayan po tayo na tunay na mga anak ng Diyos kung ang bawat sa po sa atin ay magiging katulad ni Kristo. Kaya sa ating pong mga buhay, paano po tayo matatawag na anak ng Diyos kung ang bawat sa po sa atin na bilang mga sumasampalataya sa Panginoon ay hindi nagiging katulad ni Kristo? Kaya sa ating pong mga buhay na bilang mga sumasampalataya po sa Panginoon, kinakailangan na ang bawat sa po sa atin ay maging katulad ni Kristo. Alam naman po natin na ang buhay ng ating pong Panginoong Jesucristo, nang siya po ay nagkatawang tao, siya po ay sumunod doon po sa kalooban ng Ama. Kaya ganun din po sa bawat sa po sa atin, na kung gusto po natin na maging tunay na mga anak ng Diyos, kinakailangan na ang bawat sa po sa atin na mga sumasampalataya ay maging katulad po tayo ni Kristo. Kaya napakabuti ang Diyos sa ating pong mga buhay dahil tayo, sabi ko nga po kanina, na mga makasalanan, tayo po ay naging kawangis ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po rito sa ating pong binasa, doon po sa sinasabi rito sa ating pong binasa na ang bawat sa po sa atin, sabi rito, na itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kaya sa ating pong mga buhay na bilang mga sumasampalataya, papaano po ba tayo nagiging katulad ni Kristo? Sa ating pong mga pananaw, sa ating pong mga iniisip, sa ating pong mga kinikilos,
Papaano po ba tayo nagiging katulad ni Kristo? Kasi kung mapapansin, marami pong nagsasabi na sila po ay mga anak ng Diyos. Ngunit pakikita naman po natin sa kanila pong mga buhay na talagang hindi po nakikitaan yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos. Dahil hindi po nila o hindi po sila nagiging katulad ni Kristo. Kaya kung mapapansin po natin, ang ating pong Panginoong Jesucristo, siya po ay talagang sumunod doon po sa ipinapagawa ng Ama sa Kanya. Kaya ganoon din po sa bawat isa po sa atin na bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan na kung anuman po ang pinapagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay, ay nararapat lamang po na ang bawat isa po sa atin ay sumunod. Kaya napakahalaga yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos. Dahil ang pagiging anak ng Diyos, ito po ay nagiging katulad ni Kristo. Kaya sa ating pong mga buhay, tulungan po tayo ng Panginoon na magawa po natin yung nais ng Panginoon o yung nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil kung sa ating pong mga sarili, talagang masasabi po natin na wala po tayong kakayanan upang magawa yung nais ng Diyos o yung plano ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang pong dakilang pag-ibig o dahil sa kanyang pong banal na espiritu na siyang tumutulong sa bawat isa po sa atin upang magawa po natin yung nais ng Ama sa ating pong mga buhay na maging katulad ni Kristo. Kaya sabi po rito, basahin po natin sa 1 Korinto sa Kapitulo 15 sa talatang 49. Sabi po rito, basahin po natin, at kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kaya yung ating pong katawang na panlupa na kung gaano na ito po ay naging katulad ni Kristo, ay gayon din po yung ating pong katawan. Ito po ay magiging isang larawan na sinasabi po rito sa ating pong binasa, tataglayin din natin ang larawan ng ukol sa langit. Kaya ito na po yung pinakadanais ng bawat isa po sa atin na bilang mga sumasampalataya po sa Panginoon na sa pagdating ng tamang panahon, ang ating pong larawan po natin, yung ating pong mga katawan na mayroon pong kahinaan, na nagkakasakit, ito po ay papalitan ng ating Panginoon ng isang larawan na kung saan yung larawan na nauukol sa langit. Kaya ito po yung pagiging isang tunay na mga anak ng Diyos dahil ang bawat isa po sa atin na ang bawat isa po sa atin ay magiging kalarawan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating pong mga buhay, napakahalaga na ang bawat isa po sa atin ay maging kalarawan tayo ng ating pong Panginoong Hesukristo na bilang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya yung pangalawa, na kung paano po natin na masasabi sa ating pong mga sarili na tayo pa ay tunay na anak ng Diyos. Sinasabi po rito, doon po sa talatang 2 sa ating pong binasa kanina sa unang Juan sa kapitulo 3, talatang 2, basahin po natin. Sinasabi po doon, sabi po rito, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi panahayag ang kanyang kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating may kakaila o may makikilala. Kaya sinasabi rito na ang bawat sa po sa atin na tayo po ay sinasabi rito na ang bawat sa po sa atin ay magiging isang tunay na anak ng Diyos kung tayo po ay magiging katulad ni Kristo. At yung pangalawa, kung tayo po ay magiging o naglilinis sa kanyang sarili. Ito po yung pangalawa na kung saan na kung tayo po ay magiging isang tunay na anak ng Diyos, kung ang bawat isa po sa atin ay naglilinis sa ating pong mga sarili. Kaya sabi po dito sa talatang 3, at sino mang mayroong pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kaya kung makikita po natin ang ating pong Diyos, ang ating pong Ama ay banal, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay banal,
Kaya ang bawat isa po sa atin na bilang mga sumasampalataya po sa Panginoon, kinakailangan na tayo po ay maglinis sa ating pong mga sarili. Dahil sinasabi po ng salita ng Panginoon na wala pong papasok sa kaharian ng langit kung tayo po hindi po tayo magpupumilit na maglilinis sa ating pong mga sarili. Marahil sasabihin natin ako, papasok ako ng langit. Pero paano po tayo makakapasok sa langit o sa kaharian ng Diyos kung ang bawat isa po sa atin ay hindi naglilinis sa kanyang sarili? Kaya napakahalaga ng isa pong pagiging anak ng Diyos dahil ang bawat isa po sa atin ay nagpupumilit na naglilinis ng kanyang sarili. Kaya basahin po natin sa ikalawang Korinto. Sabi po rito, sa ikalawang Korinto sa kapitulo 7, sa talatang 1. Sabi po rito, yamang tagal natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kaya sinasabi po rito na yamang taglin natin ang mga pangakong ito ay nagsisipaglinis ang bawat isa po sa atin na bilang mga sumasampalataya po sa Panginoon. Kaya sa ating po mga buhay, paano po tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung ang bawat isa po sa atin na bilang mga sumasampalataya po sa Panginoon ay nagpapatuloy pa sa kasamaan o nagpapatuloy pa po sa kasalanan, sa pagkakasala. Kaya ang bawat isa po sa atin, kinakailangan na magsipaglinis po tayo sa ating pong mga sarili. Dahil napakahalaga, kaya sabi po rito sa Hebreo, basahin po natin, sa kapitulo 12, sa talatang 14, sa Hebreo. Sabi po rito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Kaya napakahalaga yung pagiging anak ng Diyos. Dahil sabi nga po kanina, ang pagiging anak ng Diyos, ito po ay naglilinis sa kanyang sarili. Dahil kung wala ito, sabi rito sa ating pong binasa, dahil kung wala ang salita pong pagpapakabanal sa harapan po ng ating Panginoon, sino man ay hindi makakakita sa kaharian ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon na sa bawat isa po sa atin, tulungan po tayo ng Panginoon na magawa po natin yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos. Bagamat sasabihin po natin, hindi madali. Pero sa tulong ng Panginoon o sa tulong po ng kanyang pong mga salita, at sa kanya pong banal na espiritu ay magagawa po natin ang mga bagay na ito na kinakailangan na ang bawat isa po sa atin ay magsipaglinis sa ating pong mga sarili. Kaya yung panghuli, sabi po rito, yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya basahin po natin doon sa talatang 6 sa ating pong binasa kanina sa unang Juan. Sabi po rito, ang sinumang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakita o nakakakilala sa kanya. Kaya nasabi po rito na ang bawat isa po sa atin na bilang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya sabi po rito sa talatang 9, basahin po natin. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon na ang bawat isa po sa atin napakahalaga na bilang mga sumasampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo ay kinakailangan na hindi na po tayo nagpapatuloy pa sa pagkakasala. Dahil dito po sa ating pong binasa kanina, sa ating pong na sinasabi po rito na dalawa po ang pagiging isang anak
yung pagiging anak ng Diyos at ang pagiging anak ng Diablo. Kaya kung tayo po ay nagpapatuloy pa po sa pagkakasala na bilang mga sumasampalataya po sa Panginoon, matatawag po tayo na mga anak ng Diablo. Kung tayo naman po ay nagsusumikap, nagpupumilit, na sundin yung kagustuhan ng Diyos sa ating pong mga buhay, tayo po ay matatawag na tunay na mga anak ng Diyos. Kaya sinasabi po rito na hindi na po nagpapatuloy sa kasalanan. Ito po yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon na yung una po na ating pong pinag-aralan, yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos, yung una po, yung maging katulad ni Kristo. Yung pangalawa, naglilinis sa kanyang sarili. At yung pangatlo po ay hindi na po nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun po yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon na ang bawat isa po sa atin, tulungan po tayo ng Panginoon na magawa po natin ang mga bagay na ito. Sa tulong po ng Panginoon o sa tulong po ng kanya pong mga salita at sa tulong po ng Banal na Espiritu, magagawa po natin ang mga bagay na ito na kung saan ito po yung kagustuhan ng Ama, kagustuhan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya sabi nga po kanina, uulitin ko po, na kung hindi po natin gagawin ang mga bagay na ito, kailanman ay hindi po makakakita sa kaharian ng langit. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Kaya sige po, tayo po muli ay patuloy na manalangin. Patuloy po natin na idulog sa Panginoon sa umagang ito. Yung mga lingkod po ng Panginoon, yung mga district supervisor, patuloy po natin sila na ilapit, idulog po sa Panginoon sa umagang ito. Kaya sige po, tayo po ay patuloy na lumapit po sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat po muli, Ama, sa umagang ito. Salamat po sa iyo pong patuloy na katapatan, sa iyo pong kabutihan, sa aming pong mga buhay, na patuloy po namin nararanasan, Panginoon. Napakabuti niyo po, O Diyos, dahil sino po kami, Panginoon, sa iyo pong harapan na isa pong mga makasalanan na magiging tunay na iyo pong anak, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, napakabuti niyo po, Ama, sa aming pong mga buhay. Kaya nararapat lamang na kayo po ay pasalamatan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya, Ama, salamat po sa iyo sa umagang ito, minsan pa, Panginoon. Patuloy po namin dinadalangin, O Diyos, ang mga lingkod mo, Panginoon. Simula po, Ama, sa aming pong tagapanguna, Panginoon, ng buong organisasyon, Panginoon, ng Door of Church, Panginoon. Simula po, Ama, sa kay Pastor Joseph Masarido, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa kanyang pong buhay. Patuloy po namin dalangin, O Diyos, na patuloy mo siyang samahan. Patuloy mo siya, Panginoon, na gamitin mo, Panginoon, na bilang isang tagapanguna, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo siya, Panginoon, na bigyan ng kalakasan, bigyan ng katalinuhan, Panginoon, na nagmumula po sa iyo at gamitin mo, Panginoon, ang kanyang pong buhay sa mga kangahangang kaparaanan, O Diyos. Kaya salamat po, Ama, magi po, O Diyos, sa buhay ni Pastor Paul Masarido, Panginoon. Ama, salamat po, O Diyos, sa kanyang pong buhay, Panginoon. Wala po kami ibang dalangin, kundi patuloy po, O Diyos, na gamitin mo, Panginoon, ang kanyang pong buhay, O Diyos, sa larangan po, Panginoon, ng pagpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, at ang buong pong mga lingkod mo, Panginoon, sa buong district, sa bawat mga distrito, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, ang bawat isa po sa kanila, kayo po, Ama, ang patuloy na nakakaalam, Panginoon, kaya dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo silang abutin, patuloy mo silang samahan, Panginoon, patuloy mo sila, O Diyos, na bigyan ng kalakasan na nagmumula po sa inyo, at patuloy, Panginoon, na gamitin ang kanila pong mga buhay, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na mag-isagawa po palagi, Panginoon, ang iyong kagustuhan, Panginoon, sa buhay ng bawat mga lingkod mong ito, Panginoon. Kaya dalangin po namin, O Diyos, gamitin mo, Ama, kanila pong mga buhay na puno ng katalinuhan, kaalaman na nagmumula po sa inyo, Panginoon, at patuloy na mag-umapaw ang mga salita mo, Panginoon, sa kanila pong mga labi, O Diyos. Kaya salamat po, Ama, salamat po sa iyo, Panginoon, pinagpapala po namin, O Diyos, ang mga lingkod mong ito, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po ang Diyos na patuloy na gagawa at kikilos sa buhay ng mga lingkod mong ito, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo, sa umaga ito, O Diyos. Patuloy po namin na ipinagkakatiwala sa iyo pong pagpalang kamay, Panginoon, ang bawat mga lingkod mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, at sa lahat po, Panginoon, ng mga nakarinig o mga nakakapanood, Panginoon, ng iyo, sa pag-aaral ng iyo pong mga salita tuwing umaga, Panginoon, patuloy po namin dalangin
na kayo rin po, O Diyos, sa patuloy na magpala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa kanila, at patuloy po namin, Panginoon, na maisapamuhay palagi ang iyong mga salita sa aming pong mga buhay, O Diyos. Kaya salamat po, Ama, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay patuloy, Panginoon, na maranasan po namin palagi sa buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Kaya salamat po, Ama, salamat po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang mata sa papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Kaya salamat po muli sa bawat isa po sa atin.